Good evening guys, ito naman tayo para sa ating unboxing sa nabili nating LED header para yun yung kakabitan, ay sorry LED correction fan header, pero pwede naman siya sa LED strips, ganun. Mas marami siyang sasaksakan o sa anong tawang term doon, sakit, hindi naman sakit, sorry. Yun sa mga header, pin header yun. So kung ang system rig nyo ay kulang sa fan or yung motherboard nyo is kulang sa mga fan header, so okay to kasi magkakaroon ka ng chance para magkaroon ng mas magandang airflow kasi marami kayong may lalagay na fan sa inyong system rig o sa case, lalo na kung limited ang fan header ng motherboard nyo. So ang binili ko ay around isang dalawang piraso to, so total of 284 kasama na yung shipping fee. And then like I said sa mga una ko is Black Arrow, okay siya, mabilis siya mag-deliver. Dito ba kami sa Palawan, so galing siyang outside sa province, then 4 days dumating siya, 4 working days yun. So okay kay Black Arrow. Sa iba hindi ko naman discriminate, pero may mga chances na medyo mabagal nga sa iba. Hindi naman lagi, may nagkakataon lang. So we'll start. Sana ay okay siya, walang damage. So naka-bubble wrap siya. Okay. Since pin header siya, so mas maganda na naka-bubble wrap para hindi siya mabend yung mga pin at maging cause ng malfunction kung meron tayong lalagay ng mga additional fan or LED strips sa ating system. So ano ba sa buksan? Dito. So like ano, well sealed siya. Good. Magandang pangitain. Tadaan! So yun. Yun o. Naka-bubble wrap siya. Hindi ko yung inaasahan na ganito siya kalaki. Ang inaasahan ko ay maliit lang siya kasi sa yun. So yun, ito kaganyan. Meron na siyang na-bend na yung pin, pero wala nang problema yan. Na-adjust naman yan. Parang so yun, ito palagay ko pwede ito ilagay na i-bolt then i-dikit sa ating motherboard or sa likod ng motherboard. May mga pwede kang ilagyan pwede ito. Then ito ay saan ba ito? Parang sa nabandang kasi laki, akala ko mga ganito lang siya. Yan, ganyan lang siguro, mga ayun, mga ganito lang kalaki sana, hanggang dyan lang. Yan, akala ko ganyan na siya kalaki, pero yun, laki nyo. So okay, kasi sa picture ang liit niya doon. Kaya akala ko maliit lang, kaya nagulat ako, ang laki ko, yung laki. So ito yung I think na saksakan, ay sasaksak. I think, okay, mali, okay, naisip. Ito pala siya. Yan. So yan, dyan sasaksak, dyan natin nalagay. Then ito ay, itong isang connection na to, ito yung para sa
sa fan header natin sa motherboard. So yun, kung meron kayong motherboard na limited lang fan header, meron lang dalawa, then gusto niyo na maraming fan para sa good airflow ng sa loob ng case nyo, so ito mas okay siya. Mas maibigyan kayo ng opportunity para mabigyan nyo na magandang airflow yung ano nyo, system. Na syempre, magandang airflow, mababa yung heat temperature ng mga components, mga parts ng PC, mas maganda yung kanyang function. So yun, mag-testing natin to, pero hindi pa ngayon. May paggagamitan din tayo, kaya bumili tayo ng dalawa. So bali, isa lang talaga kailangan ko din. Extra. Hindi natin alam kung kailan. Baka maya, kailangan talaga natin or may masira. At least may extra tayo. So ito ay, hindi ko kabisado kung saan to ilalagay. Pero palagi ko lang, parang sa may, parang may mga port. Doon, parang style PCIe. PCIe, maliit na yung mga gito lang kalaki yung PCIe. Kung naman tawag doon, yun, parang lang. Pero yun, hindi naman tingkal ang problema niyo kasi meron siyang connector din. Connector para sa ating sa fan header. So yun. Mag natin, merong fan. So 1, 2, 3, 4. Then 5 hanggang 9 na fan header. So magandang airflow. Then ito nga yun, PWM. So yun, hanapin lang natin yung merong label na PWM sa motherboard, then doon natin sa salpak yun. Na dito naman sa isa, wala. So yun, meron din siyang, uy, sorry, natanggal. Natanggal, sorry. Yun. Pwede nga siya yung dikit. Pwede hindi siya makapit. Kasi ito, ano. Hindi siya talaga dikit na dikit talaga sa ano. So, may hirong na siyang kinakapitan na ano. Pero palagi ko, okay naman. Wala naman ding magiging problema yun. Kasi pwede naman natin itong i-press para bumaon yung kanyang mga sinulda sa likod, then yun, kakapit na siya, so no problem at all. So yun, good job again. So like nabanggit ko, please like, subscribe, and hit the bell notification icon para ma-notify tayo sa mga narating pang videos. Then ito na rin ay support sa ating channel para sa mga topics na i-features natin. Patungkol na pasok ito sa mga budget is budget na rig, budget gaming or potato rig. Mas precise, shucks, may pusa, nag-away sila. So yun, so mga ordinary topic lang ito, pero useful naman to sa atin. So thank you guys for watching, and legit si Shopee. Make sure lang na review natin yung mga past transaction na bumili sa kanila. Makita natin kung positive reviews, then okay, go. Pero kung wala pa masyadong review, pwede naman din subukan. Pero siguro isa lang ganun or hindi ganun kalaki halaga. At least mga testing lang natin kung okay ba yung quality tsaka service ng seller. So yun, thank you for watching again, and have a good evening. Thank you.